tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaati ka pong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sawsawerang sawsawera. Handa na ba tayo dyan sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Eh sa ukrayan, ready na rin ba? Para mas masaya ang ating kwentuhan, eto, kapatid na Hans Martel! Good morning, Chang Ami! Naku, ready-ready na rin kami dito! Sawsawa na ba? Saan tayo? Face to face na! Oras na namang magtalakan. Hindi na talaga paaawat po ang nag-iisang talakserye at barangay hall on air sa paghimay ng mga sigalot na bumabagabag sa ating pamilyang Pinoy. Ito po ang inyong siyang Ami na nagpapaalalang kung may problema ka, harapin mo at pag-usapan natin yan face to face. Eto na, kaya laging maingay ang ating mga sawsawera at sawsawera. Siyempre, hindi pauhuli dyan ang ating katalakang walang preno rin sa kanyang mga tanong sa ating studio audience. Kamusta ka naman dyan, kapatid na Hans? Mabuti siyang Ami. At totoo, oh my gosh! This is it na talaga. Padami ng padami ang mga kapatid nating tumututok sa ating programa. Kaya naman ang sigaw natin dito sa Face to Face, amay showtime na! Kaya naman, tanggapin na mga pula, tanggapin na mga akusasyon, pero syempre huwag kalilimutan ang mga pangaral ng ating trio, Tagapayo! Kasama natin this morning ang Chief ng Manila Division ng Public Attorney's Office, ang napakagwapong si Attorney Patrick Duran. At syempre naman ang napakagandang doktora mula sa Clinic of the Holy Spirit, ang ating Family Counsel and Resident Psychiatrist, Dr. Camille Garcia. Siyempre, kailangan sa atin ng tagagabay patungo sa tamang daan kung saan dapat lahat tayo itong ating tinatahak mula po sa Cathedral of the Good Shepherd, Father Jerry Tapiador. Siyang Ami, back to you! Isang lola galit sa kanyang mga apong maiingay at makukulit dahil dito na kumaka face to face, damay-damay na ang nangyari. Kung ano ito at sino-sino ang mga bida sa ating usapan, narito po ang ating face to face issue of the day. Nakaririnding ingay ang reklamo ng lolang si Emily Olarbida sa mga apo niya sa pamangking si Janet Peralta. Nagalit siya sa mga anak ko, pinagmumura niya, tapos pinalo niya dahil nagising daw yung gusto niyang anak. Pumunta ako sa kanila. Kinausap ko siya ng maayos, kaso lang hindi niya ako kinausap ng maayos. Nagmumura siya. Nagalit ako sa kanya kasi siyempre, kung maltratuhin yung mga anak ko, parang hindi niya kamag-anak. Pumantong na sa batuhan ng kaldero at kawali ang gulong ito. Pinaghahagit ko lahat. Nagalit ko siya. Nagmumurahan kami dalawa. May p***** to. Nagsila ice care rito. Hindi pa kayo magsimatay. At ngayon, maghaharap na ang dalawang kampo. Sahin ka pa naman ng mga anak ko. Tapos,
ang mga ugali mo, walang kwenta. Paano ka gagalangin ng mga apo mo? Ano pa kaya ang maaaring maganap? Yan ang bangayang inyong masasaksihan dito lang sa Face to Face. Mga kapatid, tawagin po natin ang inang nagrereklamo sa kanyang tiyahin na nagmamaltrato daw sa kanyang mga anak. Narito po si Janet Peralta. Pasok! Magandang araw sa iyo, Janet. Kamusta ka? Tanungin muna kita, ilan ba yung anak mo? Lima. Lima ang anak mo. At ang sinasabing tiyahin mo na nagre-reklamo ay sino? Si Emily. Si Emily. So, ang inireklamo niya ay yung mga anak mong maiingay. Bakit daw? Anong nangyari? Actually, ma'am, hindi naman as in maingay talaga anak ko. Yung time na yon, oras ng paglalaro ng mga bata, bakit niya po pinipigilan? Tsaka yung araw na yon, hindi lang po ang anak kong naglalaro, pati anak niya. So meron din siyang mga maliliit na anak pa. Ilan ang kanyang anak? Walo. Walo ang anak niya? Okay. So, ang mga edad eh, halos kaidaran din lang ng mga anak mo. So, naglalaro sila. Pero bakit para ang sinasabi, eh hindi mo daw pinagsasabihan nga yung mga anak mo, para wag din naman daw masyadong maingay. Totoo ba ito? Hindi naman po sa ganun po, ma'am. Yung araw na yon, nandun po ako sa bahay. Pwede niya naman po utusan ang anak niya na punta mo dun si yung nanay ng... Eh, ako nga po, si Janet, na puntahan doon para sawayin yung anak ko at kunin doon. Para, ano po... Malayo ba ang bahay ninyo? Hindi po. Malapit lang po. Okay. Kung kami mula dito, ganyan lang po. Okay. Nilalakad lang po. So, natataon lang na yung mga bata ay madalas doon naglalaro sa harap ng bahay niya. Kasi nga po, mga pinsan niya, ano niya, tiyahin. Kasi halos magkakamag-anak, parang lumalabas, tiyahin mo siya, so apo niya ito, bale. Parang ganon. Tama ba ako, Janet? Okay. So, ang ginawa ay hindi ka pinatawag? Hindi po. Nagpuputak po siya. Tapos, pinagmumura niya yung mga anak ko. Tapos, pinalo niya pa po. Pinalo niya ng anong gamit? Ng kamay niya po. Ng kamay niya. Pinagpapalo ang mga ako, anak mo. Palabas po ng bahay. Anong sinabi? Sinabi niya po, mga silayas kayo rito. Sabi niya ganon. Magsilayas kayo rito. Umuwi kayo doon sa bahay niyo. Hindi pa kayo magsipagmataya na. Ganon, sabi niya. Ganon ang sinabi? Okay. Ganon po siya ka bungangera. Eh, hindi ba eh, tiyahin mo siya opo. At apo niya ang hindi mga niya nga bata po naisip yun eh, sa mga anak ko. Hindi niya iniisip na apo niya po yung pinagsasabihan niya. Bakit, Janet, liwanagin natin, kamusta ba ang relasyon ninyo ng tiyahin mo? Minsan po, nagkakaanuhan po kami. Kaso lang, hindi ko po siya pinapatulan. Kasi nga po, tiyahin ko, ginagalang ko po. At mas matanda siya sa iyo. Ay, kaso lang ng time na yon, hindi ko na po nakayanan. Tapos ng time na yon, narinig ko po yung mga pinagsasabi niya. At saka anong yung sinabi niya? Yun nga para magalit ka ng ganon. Yun nga, yung minura niya po na kayo magsilayas kayo rito para hindi pa kayo magsimatay. Sabi niya. Nag-init po yung ulo ko noon. Okay, tapos ang ginawa mo? Tapos tinawag niya, ikaw ina ka, wala kang kwenta, sabi niyang ganon. Hindi mo man lang dinidisiplina yung mga anak mo. Hindi mo ba dinidisiplina ang mga anak mo? Dinidisiplina ko po yung mga anak ko. Paano mo sila disiplinahin? Dito, ang mga anak ko, isang salita lang po yan, sumusunod na po pinagsasabihan yan. Pinagsasabihan mo naman maayos. Maayos. Okay. Tsaka po siya, tag dito, minura niya ng minura ang anak ko, tapos pinalo niya pa. Doon ako nagalit, kaya nagmurahan kaming dalawa. Hindi pa ako nakontento. Umuwi ako sa bahay, lahat ng mga kaldero pinagahagis ko po sa bahay, sa harap ng So, umuwi ka pa ng bahay, kinuha mo ang mga kaldero at siyang ibinato mo. Hinagis ko sa harapan ng bahay nila. Hindi naman siya tinamaan? Hindi naman po. Okay, mabuti naman kung ganun. Pero, nagtago po kasi siya. Nagtago siya. Gano'n naman ba katotoo, Janet, yung sinasabi na ikaw naman daw kasi, eh hindi mo nakikita at naalaga ang mabuti ang mga anak mo dahil lagi ka daw tulog? Hindi po. Palagi po ako nakasubaybay sa mga anak ko. At saka, siyempre, ang bunganga niya po, mahilig magmura. Minsan nga po, pinaalis ko yung mga anak ko sa bahay nila kasi ayaw ko marinig nila yung mga sinasabi nila. Baka isipin ng mga anak ko, ay, yung mga sinasabi ni Lola, tama yata yun. Baka gayahin po ng mga anak ko. So parang ang pinakikiusap mo lang sa kanya, Janet, eh sana yung mapagsabihan lang niya ng magandang paraan opo. At maayos yung mga bata. Opo. Yun nga lang po ang gusto kong